intern training program or ang trainee visa dito sa bansa. Japan and hello Philippines! Dahil ko pong hindi nakagawa ng video dahil po pagdating ko po dito sa Japan noong February 21 is dineploy agad ako sa bago kong farm. So tuloy-tuloy po yung trabaho at ngayon lang po ako nakapag rest day. So ngayon guys, topic natin today is ano nga ba ang trainee visa or ang technical intern trainee visa dito sa Japan? Konnichiwa, minasang. Para po sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Ivy Villegas. Isa po akong vegetable picker dito sa Kumamoto, Japan. Ang technical intern training program is to provide a foreign people for employment prospect in Japan. So, ang purpose ng technical intern training program is to provide a training, a technical skills and experience para sa mga foreign country. Tulad na lang ng Pilipinas, Thailand, Taiwan, Indonesia, Cambodia, at Vietnam Jin. So, ang programang ito is ginawa ng mga Japanese government dahil gusto nilang tulungan yung economic nila dahil sa problema nila ngayon sa populasyon. Diba nga, dito sa Japan is maraming ang mas matatanda i-compare sa bata. So, gusto nilang tulungan yung country nila na pataasin gamit ang programang ito. So, ang Technical Intern Training Program is under ng JETCO or ang Japan International Training Cooperation Organization. So, for disclaimers lang guys, hindi po ako expert about sa ano na to. But ito po ay ni-research ko and base na lang din po sa experience ko. So, ang trainee visa is meron po itong 1 year at may maximum of 3 years na pagtatrabaho dito sa Japan. At kung good naman yung performance na pinakita mo sa employer mo, is meron itong extension na 2 years. So, bale, yung trainee visa or yung technical intern training visa is up to 5 years po kayo magtatrabaho dito sa Japan. So, about naman sa salary ng trainee visa. Ang trainee visa po is meron po siyang minimum salary per prefecture po. Plus OT and meron din siyang benepisyo. Kung ano po yung benepisyo ng mga Japanese dito is meron din pong benepisyo ang isang trainee. So, ayan po yung mga rate ng per prefecture. So, ayan. So, ngayon po, isan dito ko sa Kumamoto. So, yung rate po dito is 853 yen po per hour. So, yung rate mo naman is nagdedepende din yan sa hawak mong visa. Kung ikaw trainee visa dito, yung rate mo is 853. Pag ikaw naman ay nakatapos ng 3 years or ikaw naman ay SSW, iba naman yung rate mo. May additional rate siya per hour. So, meron pong 14 category under ang Technical Intern Training Program. Number 1 na dito ang construction, ang agriculture, ang food processing, at iba't iba pa. So, ayan. Ayan yung mga job offer ng trainee visa. Pangatlo is, paano nga ba mag-apply bilang isang TITP dito sa Japan? So, mag-apply po kayo bilang isang TITP is, unang-una po is mag-search kayo ng mga legit agency. Kung wala po kayong alam na mga legit agency, pwede nyo pong bisitahin yung POEA website po. Nandun po yung mga accredited, at least na mga agency na papunta po dito sa Japan. So, paano nga ba mag-apply bilang isang TITP dito sa Japan? So, kung ikaw ay male or female, 20 to 35 years old, at least high school graduate po, physically, mentally, and emotionally fit po, pwede po kayong mag-apply dito sa Japan. Una-una nyo nang gagawin is mag-search po kayo ng mga legit agency bound to Japan. So yan, ipa-flash ko po dito sa dulo ng video na to kung ano yung mga requirements na dapat nyo i-provide kapag nag-apply kayo papuntang Japan. So para sa mga nagtatanong kung kailangan ba lahat ang i-provide kapag nag-apply papuntang Japan. So at least basic requirements lang yung updated
resume nyo, yung passport, yung PSA at saka yung school record nyo kapag nag-a-apply po kayo. So sa ngayon po is mga preferred po talaga ng agency ngayon yung walk-in applicant. Pero kapag hindi naman po kayo nakapag-walk-in kasi malayo po kayo, like nasa probinsya po kayo, pwede po kayong mag-send ng resume through their emails. So ipopost ko po sa description down below kung saan kayo magsisend ng application ninyo at saka so meron na akong sasagutin katanong galing kay Christelle Noblado. So yung question niya is magkano nga ba yung plane ticket papuntang Japan? So yung plane ticket po papunta dito is provide po yan ng employer ninyo. So wala po kayong iintindihin pag papunta po kayo dito sa Japan. So yung question ni Not So Crazy is, may background ba daw ako or experience about sa farming? So dati talaga, wala akong experience talaga sa farming or sa agriculture, any agriculture. So ang ginawa ko po, kasi po required po ng agency ko dati, so ang ginawa ko po is nag-training po ako. May kilala po akong fry bait na farm, so nag-training po ako dun at binigyan po ako ng certification. Pero literally, wala po talaga akong experience about sa agriculture or sa trabaho ko ngayon na farmer. So yung question ni Rolly naman is, need po ba mag-aral ng Nihongo kahit farmers ang a-applyan? So yung sagot po is, kailangan po niyong mag-aral ng Japanese language kasi po yun yung basic communication natin dito sa Japan. So paano ka po makikipag conversation or paano niyo po ba maintindihan yung sinasabi ng employer ninyo kung hindi mo or wala kang idea about sa Japanese language? So ayun, regarding naman sa pag-aaral, dati kasi record bago mag-apply is kailangan mong nakapag-aral ka ng Japanese language. But ngayon is pwede na hong hindi kayo nakapag-aral ng Japanese language, mag-apply po kayo direct sa agency. Kasi po, once selected kayo, meron pong training na ipoprovide yung agency sa inyo after nyo pong maselect. Yun po is yung Japanese culture training. So ayan, sa lahat pong nanonood ng mga videos ko, itsumo domo arigato gozaimasu. So ayan, sana po patuloy nyo pong suportahan sa mga video ko at maraming salamat po.